everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Panibagong usapin na naman ang kakaharapin nitong si FP Duterte at Senator Bongo. Hindi pa natatapos ang kasong plunder at graft na isinampan ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bong. Sinabi ng former senator na may susunod pang kaso laban sa dalawa. Ngayon lang daw talagang isinampa ang kaso dahil wala na sa kapangyarihan si Duterte. Kaya bukod kay Trillanes, posibleng may mga iba pang magsasampa sa kaso laban sa dating presidente. During the Duterte administration, imposible pong may uusad na ganitong klaseng kaso laban sa kanila. Yung alyansa ng Marcos at Duterte camps ay nabasag lang naman, bago lang, di ba? Una nang sinabi ni Trillanes na tungkol sa Freegate scam ang kanyang isusunod na hablak kay Duterte at Go. Nagsimula ang Freegate contract noon pang panahon ni Aquino. Pero nang napirmahan na ng naupo na si Duterte, hindi na nasunod ang kontrata. Nanalo yung isang contractor sa isang bidding at specific yung mga terms of reference, kung ano yung mga nakalagay doon. Pero nung naupo na sila Duterte, binago, ginawang mga segunda klase, no? Kumbaga, hindi na kung ano yung nakasaad doon, no? Tapos, piniwersa nila ang mga opisyalis ng Navy. Nagpaliwanag si Trillanes na hindi lang Senator Bongo ang punterya ng isinampan niyang plunder at graft. Dawit din si Duterte na siyang nag-a-allocate ng pondo sa mga Go noong siya pa ay alkalde ng Davao City. Giit ni Trillanes, 184 na kontrata ang nakuha ng dalawang kumpanya ng mga kapamilya ni Go. Napakadali eh. Anong pakadaling i-explain, no? 6.6 billion na punta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Una nang itinanggi ni Senator Bongo ang paratang. Sinabi niyang recycled at pamumulitika lang ang kaso ni Trillanes. Dagdag pa ni Go na may nag-utos lang sa dating senator para magsampa ng kaso. Kailangan talaga malaman ng taong bayan ang issue na ito para mapag-isipan talaga nila na kung deserve pa ba ni na Duterte at Bongo ang tiwala ng tao. Dahil noon, nung pangulo pa si dating Pangulong Duterte, ang usaping anomalya kapag binato mo sa kanila, sure walang kinahihinatnan dahil either patatahimikin ka ni Duterte sa pagsisiwala. President Rodrigo Duterte decides to wait for the courts to issue an arrest warrant against Senator Sonny Trillanes rather than order a military arrest. In a press conference in Amman, Jordan, presidential spokesman Harry Roque explains the decision. The decision ng Presidente that he will abide with the rule of law. Aantayin po niya ang decision ng hukuman ng Regional Trial Court kung sila ay mag-i-issue ng warrant of arrest. Duterte issued Proclamation No. 572 last Tuesday, September 4, revoking Trillanes' amnesty and ordered his immediate arrest. Earlier Friday, the Department of National Defense issued a similar statement, saying it will wait for the Supreme Court decision on Trillanes' petition against Proclamation 572. Trillanes notes a restraining order from the Supreme Court would be the military's way out. So they want to be professional and they want to remain professional. Kaso alam nila, the Armed Forces of the Philippines also issues a statement saying it was still constituting a court-martial to decide on Trillanes' revived cases. Under military law, military police can arrest those in service without a warrant. Trillanes retired from the Navy in 2007. The Department of Justice on Friday filed an application for an arrest warrant for Trillanes in another Makati court, this time Branch 150, after it failed to get an arrest warrant Tuesday from Branch 148. Kaya walang natatapos na usapin na may kwenta. Natatapos na lang bigla ang issue. Halimbawa na lang, sa Farmaly. Hindi ba inako rin ni dating Pangulong Duterte ang usapin tungkol sa Farmaly at sinasabi niyang malinis ito? The senators keep looking for the technical and financial requirements of Farmaly. Wala ka nang pakialam dyan. Farmaly is really a Farmaly corporation sa Singapore. Doon yung nag-provide. Ito si Michael Young, whom I knew for the last 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko inisali noon nung I made contact with the Chinese. Eh, siyempre may negosyo na kikisali. Eh, negosyante. Ano ba magawa mo? Ito na ngayon, ang ginaano nila, wala silang makita, yung Farmaly. Yung Farmaly, what is clear is that there was this contract, there was delivery, kumpleto lahat, specifications, as to quality, quantity, and all. Tapos, after delivery, bago pa nagbayad ang Pilipinas. At walang anumang anomalya?
President Rodrigo Duterte defends two personalities involved in controversies about the government's pandemic spending. In his recorded Talk to the People aired Tuesday, August 31, he talks about former presidential adviser Michael Yang and former budget undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kasi si Michael Yang doon, negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon. At siya ang nagpagador, made their entry here. Duterte also admits it was he who appointed Lau to critical posts in the government. He says he trusted Lau, who previously worked with him in his 2016 campaign team and when he was Davao City Mayor. Anong masama kung magbayad ako ng utang? The president also slams the Senate hearing as malicious. He accuses senators, particularly Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, of repeatedly interrupting resource persons like Lau or Health Secretary Francisco Duque III during the hearings. Huwag ninyong ibalik sa Senado kasi magdaldal na rin yan at mag-show off, parang magyabang. Marami yan, lalo na ito si Gordon. Siya ang nanalo sa Tokaton champion. That puro daldal, he has that nasty practice of depriving others of asking questions. But you know, the guy simply wants to talk and show off to the world that he's a bright boy. Eh, bakit kaya may nakasuhan? Hindi ba ang nakasuhan lamang ay si DOH Secretary Duque at itong si Yusek Christopher Lau na siyang naging OIC ng Procurement Service ng DBM? Eh bakit nga ba nailagay itong si Lau bilang OIC ng Procurement Service ng DBM? Eh dati pala itong tao, ni Senator Bongo, sa kanyang opisina dito sa pagiging Special Assistant to the President. Yung alalay ni dating Pangulong Duterte, may alalay rin. Ito nga si Attorney Christopher Lau. Pero nung nailagay ito sa pwesto sa Procurement Service ng DBM, itong Department of Budget and Management, ang bilis ng usad ng bilihan ng medical supplies. Kasama nga itong family, nakatiting lang ang kapital. Anyway, sabi nga natin, inako ito ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit si Ombudsman Martinez, hindi man lang ito binigyan ng pansin? Hindi man lang ito kinonsidera? Basta walang kaso o anumang liability. Itong si dating Pangulong Duterte, kahit na sinabi niyang siya ang may sagot sa lahat na nangyayari sa family. At kahit na inamin na ni DOH Secretary Duque na ang nagpalipat ng pondo mula sa DOH papuntang PSDBM ay itong si dating Pangulong Duterte. Former Health Secretary Francisco Duque III says it was then President Rodrigo Duterte who ordered the transfer of 47.6 billion pesos in COVID-19 funds from the Department of Health to the Procurement Service of the Department of Budget and Management in 2020. Based on a commission and audit report, the 47.6 billion peso COVID-19 fund includes PSDBM contracts with Farmily Pharmaceutical Corporation, which was accused of selling overpriced medical supplies to the government. During the oversight hearing conducted by the House Committee on Appropriations, Duque tells members of the panel that the order to transfer funds from DOH to PSDBM was made by former President Duterte in their weekly meeting or Talk to the People program. When pressed for an explanation by House Deputy Majority Leader Representative Janet Garin, Duque maintains that it was well within his authority to transfer DOH funds to the PSDBM for the procurement of protective equipment and other materials for the state of public health emergency. In an interview after the House panel's hearing, Solicitor General Minardo Guevara says he could not recall Duterte making a public pronouncement about transferring funds to PSDBM. Guevara was just a secretary during Duterte's administration. However, Guevara notes that if the announcement had been made through the media, he may not have known. In a May 6 order, the Ombudsman endorsed criminal charges against Duque and Lloyd Christopher Lau over the illegal transfer of 41.46 billion pesos in public funds from the DOH to the PSDBM in 2020 in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Oh, alamin din natin kung ganito rin ba kaya ang nangyari sa frigate deal? Yung pagbili ng dalawang warships? Ang nakadeal dito ng Administrasyon Duterte ay ang Hyundai Heavy Industries or HHI. Mayroon kasing tinututulan dito ang Philippine Navy patungkol dun sa CMS or yung Combat Management System na dapat i-install sa warships. Meron kasi silang gustong kumpanya na siyang dapat na mag-i-install ng CMS dahil ang gawa daw nito ay tamang-tama yung technical specification para sa warships. Pero may iginigit kasi ang Administrasyon Duterte na siyang inaayawan naman ng Philippine Navy.
na kahit iginigit ng Philippine Navy kung ano yung nararapat para sa warships, hindi ito pinakinggan ng Administrasyong Duterte. At sinasabi pa nga nila na pati itong si Bongo ay nakikialam sa pakikipag-deal dahil meron sila ini-endorsong ibang kumpanya na siya namang inaayawa ng Philippine Navy. Kaya ito nga, itong si Bongo ay sinasabi nakialam sa multi-billion peso project na ito patungkol sa pag-install ng CMS para sa dalawang brand new warships para sa Philippine Navy. Paano nga ba nagsimula ito? Taong January 2017, nalaman na nakikialam itong si Bongo dahil meron siyang iniutos o instruction dito kay Defense Secretary Delphine Lorenzana patungkol sa pag-i-endorse ng supplier ng combat management system. Ang letter na ito ni Lorenzana papunta kay Philippine Navy Chief Vice Admiral Mercado ay kumalat at ang halaga ng project na ito ay 15.5 billion pesos. Pero si Bongo ay dininay ang di umanong pakikialam niya sa frigate deal. Nakalagay oh, Bongo intervenes in 15.5 project to acquire Philippine warships. Malisyoso. Hindi pa nga nila sigurado kung nag-intervene ako. Alam ko ito, intervenes kagad. Pangalawa, yung amount, 15.5 billion. Ano bang pinag-aawayan dito? Kanina pa tayo mag-uusap dito, CMS. Hindi na yung ship mismo, pero nilagay nila 15.5 billion. Pangatlo, nakalagay dyan, binaliktad ko yung desisyon. Binaliktad ko ba? Meron ba akong ginawang pagbabaliktad? Your Honor, andi dito naman po lahat ng mga gentlemen na from Philippine Navy. Sir, since andito na rin tayo, pwede nyo isa-isahin lahat. Kung meron ba akong tinawagan, tinanong, o nag-influence man lang ako na para ibaliktad. Isa lang. Pag may nakapagturo, paglabas ko rito, I will resign. Pag merong kapagsabi na, if I intervene. Kung meron man. So, pwede pa ba kaming makialam? Pwede pa ba naming baguhin? Ang makasagot sila, wala. Walang nakialam, walang binago, at hindi kami pakialam meron. Nung una nung lumabas ang issue na ito, talagang tumanggi to the max itong si Bongo na wala daw siyang kinalaman. Siyempre, pagtatanggol siya ng mga taga-Malacanang. Kaya itong si Secretary Rosana, kahit na maliwanag sa kanya sulat, ang pangalan ni Bongo na siya nagbigay sa kanyang instruction ay itinanggi rin na may alam. At sabi niya ay nagkamali siya. Nung sabi niya si Bongo yung lumapit sa kanya. So bago natin ituloy ito, alamin natin kung paano ba ito nagsimula. Noong March 22, 2013, nagdeklara si dating Pangulong Noynoy Aquino na maglalaan ito ng 75 billion pesos na pondo para sa isang modest modernization ng AFP. Matapos nga na magkaroon ng inkwentro or aggression ang China sa loob ng exclusive economic zone natin. Panahon pa pala ni Pangulong Noynoy ay naghahanda ito para sa mas makabagong kagamitan para sa AFP. Paghanda sa issue ng China's aggression. Tahimik lang noon pero puno pa na ng paghahanda ito si Pinoy para sa ating bansa kung ano man ang mangyayari sa issue with China. No October 2013, nag-open ang bidding para sa pagbili ng bagong warships para nga sa Philippine Navy. So, naaprubahan ang 18 billion pesos na halaga para sa budget dito. June 26, ni-reveal ng Department of National Defense na ang nanalo sa bidding ay ang Hyundai Heavy Industries or HHI. June 30, 2016 ay nagkaroon na ng inauguration si dating Pangulong Duterte. July 2016 ay napag-alaman na may dalawang gumagawa ng CMS, Hanwha Thales or Hanwha System, at ang isa ay Tacticus Thales ng The Netherlands. Pero ang Philippine Navy ay mas pinapaboran ang Tacticus Thales dahil ang CMS na gawa nito ay naaayon sa technical specification na kailangan ng Philippine Navy. We brought Tacticus, our combat management system for naval vessels to Euronaval this year. It's already sold to 22 navies worldwide, and we're showing now our latest baseline, Baseline 2, which has been on the market for a few years and which has been sold already to Indonesia, Algeria, United Arab Emirates, and to Thailand. Well, the latest news is, of course, the contract for Thailand, the Krabi class OPV. The latest news on the functionality in Tacticus is we brought together the combat operations together with the maritime security operations into one system.
It was easy to use, and it's one system for all the tasks of the Navy. So both the combat operations and the safety and security of the littoral waters. The benefits is that it's a very easy to use system, easy to learn, no steep learning curve. The system is made such that the operator is guided in his work through the system. He gets a lot of feedback in terms of graphic elements, and it's easy to use in such a way, so it's efficient. And well, it's latest technology, so new recruits from the market entering the Navy will appreciate working with Tacticos. Hindi katulad ng Hanwha system na hindi angkop ayon sa kanilang evaluation. October 2016, pumirma na si Lorenzana sa kontrata ng HHI. At doon na nga nagsimula ang problema. Pero ito ay inalmahan ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Mercado dahil nakalagay sa kontrata at nalaman nila na lalabas na ang HHI ang siyang may sole right na magdesisyon para makahanap ng supplier para sa kanilang CMS na siyang i-install sa warships. Sinabi nga ni Philippine Navy Chief na hindi dapat sa HHI ang sole right sa pagpili ng CMS. Dapat ang Philippine Navy ang siyang magdi-decide dito. Dahil sila ang nakakaalam kung anong nararapat sa warship at kung ano yung kailangan ng Philippine Navy. Dahil napag-alaman nga nila na yung HHI ay pumapabor sa supplier na Hanwha system na ayon nga sa Philippine Navy ay hindi sapat ang gagawing CMS ng Hanwha system. Ito daw ay hindi naaayon sa pangangailangan ng Philippine Navy as compared sa Tacticos Thales. At talagang tututulan ito ng Philippine Navy dahil nung nagkaroon ng bidding maliwanag na dapat na ang CMS ay ang Thales Tacticos. At nakakapagtaka kung bakit pumayag ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte na ang Hyundai Heavy Industries ang siyang mamimili kung sino ang magsusupply ng CMS. At maliwanag na paglabag ito sa naunang kontrata. Yung unang sinang-ayunan na dapat Tacticos Thales ang i-install na CMS. Sa January 12, 2017, nakatanggap ng white paper ito si DND Secretary Lorenzana. Natanggap niya ang utos na ini-endorso ang CMS na siyang pinapaboran ng HHI. Ito ay mariing inaayawan ng mga Philippine Navy. Pero ayon nga doon sa nasabing papel, lumalabas na inuutos ni Bongo na dapat na pag-usapan ng pag-i-endorso ng CMS na naaayon sa gusto ng HHI. Kaya inutusan ni Lorenzana itong si Mercado na ilibat itong white paper na ito. Noong January 18, 2017, ito naman si Jose Christopher Lau, na popular sa family issue na siyang tao ni Bongo, ay sumulat sa isang Navy officer na siyang in-charge sa frigate project dahil sa nakaschedule na meeting sa Malacanang patungkol nga dito sa usaping CMS. Pero March 2017 ay patuloy pa rin pinaglalaban ni Vice Admiral Mercado na tututulan nila yung HHI CMS selection, ito ngang Hanwha system. Hanggat hindi naman tumataas ang presyo ng Tacticos Thales, dapat na ikonsidera ng administrasyon na Tacticos Thales ang kuhanin dahil yun daw ang nararapat para sa warships ng Philippine Navy. Ang problema, noong November 3, 2017, itong si DND Jose Cardoso Luna ay pinatatahimik na itong si Vice Admiral Mercado. Hindi na daw i-entertainin ang kanyang mga suggestion at mga salita at pinagbantaan pa siya na isang disciplinary action. Kaya noong December 2017, hindi kasi tumigil sa pakikipaglaban itong si Vice Admiral Mercado. Kaya yun, tinanggal siya sa pwesto bilang Philippine Navy Chief dahil nga doon sa insubordination patungkol nga dito sa frigate project. December 22, 2017, napag-alaman na itong Hyundai Heavy Industries or HHI na siyang pinaglalaban ng Administrasyon Duterte ay ban pala sa South Korea sa pakikipag-deal sa gobyerno dahil sa issue ng bribery conviction. 2013 pa pala yung decision na ito, pero naka-apila nga lang daw. Pero tandaan natin, nung sila ay sumali sa bidding, wala silang sinabi patungkol dito sa bribery conviction na to. Pero kahit may issue na tungkol sa bribery itong Hyundai Heavy Industries, aba eh, pinagpatuloy pa rin ng Administrasyon Duterte ang pakikipag-deal dito sa HHI. At kahit na nga tutol pa ang Philippine Navy sa pagkuha ng CMS nitong HHI. Nagkabulgaran lang naman itong issue tungkol sa frigate deal o dito sa pagbili ng warships dahil nga sa pagtanggal kay Philippine Navy Chief Mercado. At kahit nga tinanggal sa posisyon itong si Philippine Navy Chief Mercado, matapang niyang hinarap at sinabi, "I was the flag officer in command. I was designated to be the head of all the officers and men of the Navy. So I'm going to stand up for what they want." E ano nga ba yung gusto nila? Yung tamang CMS na mapaprovide lang
ng Tacticus Thales at hindi ng Hanwha system. Dagdag pa nga ni Mercado, hindi naman doon niya pinapaboran ang Thales Tacticus. Pero ang Hyundai Heavy Industries mismo daw ang nag-offer ng Thales Tacticus during the bidding process. Kaya dapat lang daw tuparin kung ano yung nasasabi sa kontrata. Hindi yung idinagdag na sila yung may sole right na mamili ng supplier ng CMS. Maliwanag rito ang pagsasalita ni Philippine Navy Chief patungkol sa kanyang pagrereklamo sa ginagawa ng Administrasyon Duterte kung bakit daw ipinipilit ang Hanwha system na siyang choice ng HHI samantalang sila mismong Philippine Navy ang nakakalam kung ano nararapat sa warships. Pero alam niyo ba na sinisisi pa ni Atty. Harry Roque ang dating Pangulong Noynoy Aquino dahil panahon naman daw ni Noynoy Aquino nung naunang nakipag-deal sa HHI. Pero at the time na nanalo sa bidding ang HHI ay wala pang kontrata, hindi ba't si Secretary Lorenzana ang siyang nagpirma ng kontrata? At kahit ginigit pa ng Philippine Navy kung anong gusto nila, nakinig ba sila? Hindi ba't tinanggal pa nila itong si Mercado bilang Philippine Navy Chief? O sino na ngayon yung dapat ituro? Ang Administrasyong Noynoy Aquino ba? O ang Administrasyong Duterte na? So noong panahon na yun, nung ito ay mabulgar, umalma rin si Trillanes na noon ay hindi na senador. Kaya nga binabaliwala na lang siya ni Senator Panelo. Ang sabi niya, ano ba siya? Senador pa ba siya? So hindi nila tinitignan kung ano ba talaga yung issue. Kaya nung umalma si Trillanes, nais siyang paimbestigahan ito sa Senado. Na siya naman nangyari. At tuon kalaunan ay umamin si Bongo na siya ang nag-utos at lumapit kay Lorenzana patungkol sa pag-i-endorso sa CMS. Kumbaga kung may nagre-reklamo, dapat lang daw makarating sa Malacanang. At ito daw ay parang normal na, routine lang, na makialam sila patungkol sa mga isyong ganito. At maliban dyan, sa SONA 2019, inamin ni dating Pangulong Duterte na siya ang nag-utos kay Bongo na ayusin ang reklamo ng Hyundai. Kaya siya pumunta kay Lorenzana at si Lorenzana ang nagsulat. So yung pakikialam ni Bongo at ni Pangulong Duterte ay hindi na nila maitatanggi dahil inamin na nila ito. Maliwanag na si dating Pangulong Duterte ang nagturo kay Bongo sa kanyang partisipasyon dito sa frigate deal. So paano niya sasabihin wala siyang kinalaman? Naghamon pa siya na kapag may nakapagturo sa kanya kahit isa, siya ay magre-resign. O paano yan? Tinuro siya ni dating Pangulong Duterte noon. Nag-resign ba siya? O sino ba ang nagsisinungaling? Sino ba kaya ang mayroong isang salita? Padinay-dinay pa sa una, pero totoo naman palang bumaback up ng kumpanyang pinapaboran. Ngayon na may patunay ng pakikialam nila patungkol sa frigate deal, masasampahan kaya ng kasong plunder ulit or graft and corruption sina dating Pangulong Duterte at Senator Bongo? Bakit kaya hindi nila isama ang DND Secretary noon na si Delfino Lorenzana? So alamin na lang natin kung ano pang mga dokumento maaari maihain ni Trillanes para mapakita niya na totoong may plunder o may graft and corruption patungkol dito sa frigate deal. Hanggang dyan po muna tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clear Castro, nagpapaalalang huwag tulugan ang inyong karapatan.